Ang mga video about screen printing na pinapasilip ko po sa inyo ay base lang din po sa aking experience. Na galing lang din po sa patanong-tanong sa ilang mga experts. Paalala lang po, hindi pa po ako expert. Kung kaya't ina-advise ko pa rin po kayo na mag-research at tangkilikin ng mga video dito sa YouTube about screen printing process para makapag-collaborate po kayo ng mga ideas na sa tingin nyo po ay nababagay sa inyong kakayahan at sa inyong mga pangangailangan. Ang video po natin for today ay kung ano at paano i-apply ang pigment. Ano po ba ang pigment? Ang pigment po na tinatawag, ito po ay katulad ng purpose ng tinting color na hinahalo po natin sa normal na pinturang pambahay. Ang tinting color po ay hinahalo po sa white na pintura para makagawa kung anong gustong kulay ng gagamit. Same thing po sa pigment. Ito po ang isa sa main ingredient ng pintura para po sa damit. Meron po akong dalawang process paint na ginagamit para po sa pagpiprint ng damit. Ang number one po ay yung ready mix na tinatawag. Ito po yung ready-made na pintura na pag binili natin sa shop, lagyan mo lang ng fixer, pwede na po natin gamitin agad. Ang number two naman po ay yung tinatawag ko na own mix or ako mismo ang magtitimpla ng sarili kong kulay ng pintura. Which is ito po yung ginagawa ko sa kasalukuyan at sa malamang mag-stick na po talaga ako sa sarili kong timpla. Sobrang bihira po ako bumili ng ready mix. Usually ginagamit ko lang po ang ready mix pagka sa mga papers or sa cartons lang ako magpiprint. Ano po ba ang pinagkaiba ng ready mix at ng own mix or sariling timpla? Base po sa aking obserbasyon, kaya nagustuhan ko po yung own mix or yung sarili kong timpla. Unang-unang po mas nagagawa ko pong tama ang timpla. Base po sa kulay ng design na kailangan po ni client. Minsan po kasi may mga gusto si client na mga alanganing kulay, like light colors, or sobrang dark colors na hindi mo po mabibili sa ready mix. Although, pwede naman din tayo mag-adjust sa mga ready mix. For example, sa ready mix na red, kung ang kailangan mo ay light red or pink, pwede mo siyang haluan ng white para maging pink. At kung dark red naman po ang kailangan mo na pintura, pwede mo po siyang haluan ng black para maging dark red. So may mga options ka din naman na pwedeng gawin sa ready mix na pintura. Punta naman po tayo sa pangalawa. Mas ma-maximize ko po sa own mix yung gagamitin ko pong pintura base po sa dami ng ipiprint kong damit. So para po sa akin, mas okay po yung sumobra yung pintura. Huwag lang pong kakapusin. So ang tip ko lang po, dapat medyo magaling po tayo mag-estimate sa magagamit po nating pintura base po sa dami ng gagawin po nating damit. Bakit ko po nasabi na okay lang pong sumobra, huwag lang pong kukulangin yung pinturang titimplahin. May experience po kasi ako before, kung hindi po ako nagkakamali sa election project ko po, medyo madami po yung damit. And then, kinapos po ako ng konti sa pintura. Of course, ang tendency po, magtitimpla po ulit ako ng pintura. Since alanganin po ang kulay ng pintura, I admit medyo mahirap po talaga siya timplahin. So, ang naging problema ko po, medyo nagkaroon po ako ng konting discrepancy or konting pagbabago dun sa kulay ng pintura base po dun sa unang kulay na tinimpla ko. Hindi naman po masyadong malayo yung kulay pero syempre, mas okay kung kaparehas na kaparehas nung unang kulay na tinimpla mo. Ang gusto ko lang po sabihin dito, mas malaki po yung possibility na magkaroon ng konting pagkakaiba sa kulay kung meron pong pangalawang timpla. Meaning, for example po, 100 shirt po yung gagawin kong damit. Ang gagawin ko po, ang titimplahin ko pong pintura ay para sa 100 shirt na po agad. Magpapasobra lang po ako ng konti para kampante na po ako na hindi po ako kukulangin. Okay, para po sa pangatlong observation sa ready mix versus own mix. Sa ready mix po, for example sa rubberized paint, okay para sa akin ang ready mix para sa white or light shirt. Okay? Pero po pagka sa black or dark shirt, hindi na po siya okay sa akin. Bakit po? Dahil makakailang coats ka muna, siguro mga 4 to 5 coats, bago mo ma-meet yung tunay na kulay kung hindi ka po mag-a-underbase ng white. Unlike po sa own mix, if sa dark shirt ka po mag-piprint, at least 2 to 3 coats, okay na kahit wala pong underbase. Okay, so paano po ba ina-apply ang pigment? Ang pigment na ginagamit ko po ay Tulco brand. So, applicable po siya sa lahat ng series ng pintura ng Tulco. Again, take note po. Lagi ko po ipapaalala na ang mga materials, like for example, ito pong pigment ni Tulco. Okay?
huwag niyo po siyang gagamitin sa ibang brand ng pintura like Screen Art, JJ Virgo, etc. para mas makasigurado po kayo na wala kayong magiging problema. For sure, bawat brand naman may mga kanya-kanyang materials yan base sa kung anong purpose nito. So, ang ginagawa ko pong application sa pigment, simple lang naman po kasi pinapatak lang naman po siya. Ang medyo critical lang naman po dito ay yung ratio or yung percentage ng paghahaluin mong pintura. So, ngayon po, ipapasilip ko po sa inyo yung ratio or yung percentage na ginagawa ko pag nagtitimpla po ako ng sarili kong pintura. Paalala lang po, ito po ay maaaring hindi katulad sa ibang mga printers. Dahil sabi ko nga po, may iba't ibang pananaw at diskarte po kami sa paggawa. Okay, so for example po, ito po yung mga pintura na gagamitin natin. Ito po. Para makapag-mix po tayo ng sarili nating pintura. So, meron po ako ditong isang series na rubberized na water base. So, meron po ako ditong athletic muscle na white. Athletic muscle na white. Meron din po ako dito na athletic muscle, clear. Ayan, clear. Ayan, mga water-based po sila. Then, meron po ako na pigment. So, ito po yung pigment. Ayan. So, ano po ba yung ratio or yung percentage na sinasabi ko? Yung ratio or yung percentage po ay kung gaano po karami yung ilalagay nating white at kung gaano karami yung ilalagay nating clear bago po tayo maglagay ng pigment. Meron po akong dalawang part na ginagawa sa pagtitimpla. So, yung una po ay para sa white or light colors na damit. At ang pangalawa ay para sa black or dark colors na damit. Okay, so unahin po natin yung para sa white or light shirt. Ang percentage ko po dyan ay 20% white paint, 80% clear paint, then plus pigment. Or kung makukulangan pa kayo sa kapal ng output, pwede nyo rin pong gawing 30% white paint, 70% clear paint, then plus pigment. So, yan po ang percentage na ginagawa ko pagka sa white or sa mga light colors na damit. Para naman po sa black or sa mga dark shirt, ang percentage naman po na ginagawa ko dyan is 40% white paint, 60% clear paint, then plus pigment. Or, again, kung makukulangan pa po kayo sa kapal ng output, pwede nyo pong gawing 50% white paint, 50% clear paint, then plus pigment. So, kung mapapansin nyo po, mas mataas ang percentage ng white paint pagka sa dark color na damit. Ang purpose lang naman po nyan para makapal agad ang rehistro at para hindi na po kayo mag-underbase ng white. Ang underbase po, siguro, explain na lang natin sa mga susunod na video natin. Okay? Okay, so sobrang simple lang naman po ang pag-apply ng pigment. Once na paghalo mo na po ang white at ang clear sa isang lalagyan, pwede ka na maglagay pa unti-unti ng pigment hanggang sa ma-meet mo na po yung tamang kulay na kakailanganin mo. So, ganun lang po ang application ng pigment. Maraming maraming salamat.